Hello guys, welcome back again sa ating channel. Ayan guys, ang outfit ko ngayon. Sabado ngayon, kaya mag-aayos na naman ako dito sa aking garden. Maglilinis. Titingnan ko kung may mga insekto o kung may mga damo sa aking mga halaman para tatanggalin. So ayan guys, may sombrero ako dito na binili ko sa online. Ayan, may tatak pa. Sa mga plantita na kagaya ko, kung gusto nyo din bumili ng ganito, ilalagay ko na lang yung link ng seller kung saan ko binili ang sombrerong ito. Ayan, may mask na din, oh. Ayan, safe na safe siya, guys. Hindi din naiinitan yung leg ninyo. Ayan, tapos meron din dito sa likod. Ayan. Hindi din na iinitan yung buhok ninyo. Ayan, ganyan guys. Tapos, malaki itong visor niya. So, ayan guys. Oh, safe na safe sa araw. Ayan, tirik na ang araw dito guys. Oh. Mag-aalas 9 na kasi. Mainit na kaya kailangan na magsombrero. Ayan. Nalate kasi ako ng gising guys. Kaya, ayan. Mainit na. So, gagamitin ko ngayon ang sombrero ko para hindi masyadong maarawan yung aking mukha. So, ilalagay ko na lang yung link ng seller sa description below. At, pakiclick na lang yun kung gusto nyo din bumili ng ganito, guys. Diretso na kayo sa seller. So, ayan, guys. Sa ngayon, guys, ay mag-plant patrol tayo. Titingnan natin kung may mga insekto o kung may mga damo-damo sa ating mga halaman. So, keep on watching, guys! So, dito na muna tayo sa mga succulents ko. Ayan, mga succulents. Sa mga succulents, guys, kailangan palaging tanggalin yung mga dried leaves nito para iwas insekto, guys. Kasi yun yung nag-a-attract sa mga insekto para pumunta dito sa ating mga succulents. So, ganito, guys, yung mga, alimbawa nito, oh, yung mga ganyan, yung mga dried leaves, yan, kailangan tanggalin tong mga to, guys. Ayan, para hindi pamahayan ng insekto. Kukuha na muna ako ng isang pot para paglagyan ko ng mga damo-damo para hindi na makalat dito mamaya. Ayan, dito ko ilalagay yung mga tatanggalin kong damo dito. Ayan. So ito guys, oh, may mga ano dyan, dried leaves. Kailangan matanggal itong mga to para hindi ma-attract yung mga insekto na pupunta dito sa ating mga halaman. Mainit na guys. Sobrang init na kaya dito muna ako sa unahin ko na muna dito sa malilim. May silong. Yan, may net siya. Mamayang hapon na ako doon sa ano, sa medyo mainit para wala na mamayang araw. Hindi na ako maainit. So, yan. Medyo malinis-linis din naman kasi bago ko lang silang inilipat dito. Sabay nilinis ko na din yung iba. Pero may mga iba lang na hindi ko nakita. Kaya ito ngayon ang gagawin ko. Dahil Sabado ngayon, time ko naman sa aking mga halaman. Para hindi na naman sila magtampo. Wala naman dito, wala. Hmm.
Yung iba guys, nabigla sila sa init. Kaya nagkasunog yung mga ano nila, balat nila. Ito may mga damo. Para mapanatili nating malinis at malulusog ang ating mga halaman guys, lagi natin silang lilinisan para naman walang makaagaw ng nutrients sa kanila. Tapos dito na din natin nakikita guys kung may mga insekto na kumakapit sa kanila. As of now guys, malinis naman itong mga ito. Yun, may namatay doon kaya may space sa harap nila. Pero kapag ano guys, ay magre-refill ako dyan. Kasi yung mga small pots ko dito, cute pots na ano, ng mga crested succulents, ghost plant. Ayan. Meron din akong red ivy dito na maliit. Ayan. Ang gilasi. Andyan sila. Hindi ko alam kung anong magiging itsura na nila dito guys. Kasi hindi na masyadong tutok ng init itong mga gilasi ko dito. Nasa ilalim na sila ng tree. At hindi na sila masyadong nakaarawan. Ito naman yung propagation ko ng mga small cacti. Yan guys. Ito, si Peperomia. Gusto kong ipropagate ito kaso saka na lang kapag may ano na, may maganda na akong lupa. Ito mga propagation ko, ito mga to guys. Yan. Bagong tanim. Tapos ito rin, bago ito. May namatay dun sa gitna niya. Re-refillan ko na din ito kapag may time na ako. Ngayon, ganyan na muna guys. Ito, nabigla itong aking mother plant na ano, succulents dito. Hindi ko alam ang ID nito guys. Sino nakakaalam please comment down. Ito, binawasan ko na to, makapal dati ito. Binawasan ko na, nagpropagate na ako. And ito yung pinupagate. Ito din. Buhay na yan guys. Mabilis lang mag-propagate ng mga ganito. Ayan. Tapos ito din. Hindi ko din alam ang name nito guys. May nabigla sila sa init. Dati kasi nakalilim itong mga to guys. Kaya yan usunog yung mga dahon nila. Ayun, nasunog. Pero makaka-recover din itong mga to guys. Ayan. Ito din, mga halo-halo. Yan yung grafted ko na ano guys. Oh. Mga gymno. Mga cacti. Ni-graft ko ito. Pero ito parang wala na ito. Matay na ba ito? Ayan ko na muna dyan. Yun, grafted din yun. Nagraft ko siya sa dragon fruit. Ayan, yung rootstock na itong ginamit ko dito guys, dragon fruit. Pero itong isa, fairy castle. Pero buhay naman ako. Ayan. Ang gymno ko, ang dami ng babies. Tapos ito rin, gymno din ito. Ang dami na ding babies. Sa ano, sa dragon fruit ko sila inilagay. At ito guys, ang laki-laki na. Ayun, ang dami ng babies. Tinatanggal ko nga itong baby nito eh. Hirap tanggalin. Baka mamaya pati mother niya matanggal. So, ayun guys, oh.
Ang daming babies. Ito din. Yan yung mga in-graph ko, guys. So, madali lang mag-graph ng ganito, guys, kesa sa mga bougainvillea. Ganun, daming kailangan sa bougainvillea. Pero ito, guys, konti lang. Mas mabilis tayong mag-graph kapag cactus, guys. Meron akong video nito, guys. Paghanap na lang sa mga videos ko. Kaya ilalagay ko na lang yung link sa aking description below kung gusto nyong panoorin yung aking pag-graph. Yan, guys. Okay, gagawa na lang ako ulit ng isang video pa para alam niyo kung paano mag-graph. So, yan, guys. Yun din. Mga grafted ko din yun. Yan. Itong si Blue Boy. Wala pang na-i-love. Ay, puputulin ko na lang itong si Blue Boy para air dry ko at itatanim. Para dito na ako mag-graph sa susunod. I-air dry ko lang ito, guys. So, ayan, wala namang mga dried leaves dito na masyad na marami. Kunti-kunti lang. Kasi every time na pumunta ako dito, guys, ay nagtatanggal na ako ng mga dried leaves niya. Kasi delikado ito, guys, talaga. Ito, bago kong propagation ito, guys. Yung mga succulents dito. Ito, madami akong ganito, guys. O, billion. Mother of billions ito. At meron, marami din akong mother of million. Ano yung mother of million? Pero pinagbubunot-bunot ko na lang, guys. Kasi parang damo na dito sa akin. Ito, yung mother of million naman ito. Yan. Ang dami ganyan, guys. Pero maganda ito kapag na-stress sa sun, guys. Nagkukulay siya. Pero ayaw kasi dito kasi siya tumutubo-tubo lang dito sa mga tabi ng ano ko, mga halaman ko. Tinatanggal ko yan, tinatapon ko na lang yan, guys. Kasi madami naman, may mother plant pa ako dun. Pati yung mother plant ito, guys, po, tinapon ko na din. Kasi parang damo lang. Pero maganda ito, guys, kapag ano, na-stress siya talaga. Ganda-ganda ng kulay nila. Kaya tatanggalin ko na lang dito para hindi na makaagaw ng nutrients. Tsaka itatanim ko na lang sa ibang kaso. Madali lang naman ito mabuhay, guys. Itatanim ko na lang sa ibang kaso para itutok sa sun para magkakulay sila. Ayan. Ayan si ano, Jimno. Ito din, tatanggalin ko itong mga to. Hindi ito maliliit. Mother of million. So, ito. Kapag may, ito, ang dami dito. Sa-separate ko na nga lang ito. Ilagay ko sa isang liit na paso para hindi sila masyadong lumaki. Ito mga maliit dito. Tapos itong si aking flapjack. Laki-laki. Walang kung paano propagate. Ay, ayun, oh, may ano na. May baby na siya doon. Kung sana lumaki na yung baby niya. Laki na para may i-propagate naman na ako kasama niya. Ayan. Tapos ito. Yung mga lumang dako ng aking succulent arrangement. Dahil hindi masyadong maluwang ang aking space, guys. Ayan, pinagpapatong-patong ko na lang sila dyan. Kapag may, ano na, may nabili na akong tray na paglagyan sa kanila, lilipat ko na lang sila. Tapos dito, guys, yung aking mga kaleidyong. Ayan. Kaleidyong. Yan, naarawan din. Ayan. Tinanggok na yung mga
Oo, ito yung lagi kong, ano guys, pinapansin, lagi kong tinitingnan. Kasi, ayan, oo, may mga uod na kumakain. Ayan sila. Pag may ganyan na guys, may uod na yun. Pero napatay ko na yung uod nito. Din guys, oh, yung graph ko dito. Yung graph ko din yan. Ganda. Yeah. Tapos yun din. Pati yung maliit doon. May graph yun. Kaso, maliit yung rootstock niya. Yan ang kapal na ng babies. Ito, may graph din ito. Na naman na sa ito guys, yung binihead ko, yung pinutuo ko, ayan na may mga tumubo ng ibang sana ito yung mga bago kong tanim. So ayan guys, malinis naman yung mga nagbago kong binili. Hindi ko pa na itanim-tanim. Sana ko na lang itanim yan kapag kami ko na magandang lupa na. Di ba kasi dumating yung order ko. Kaya dyan na lang muna. So, dito pa yung guys mga cactus ko. Paktay. Yan. Stinky. As in, stinky yan yung flowers na yan, guys. Mabaho talaga. Kasi ito yung sinasabi mother of million, guys, na kapag naiinitan, ina-stress. Kaya tanggalin natin yung madamdamo dito. Yan, malinis naman, guys. Dito. Yan, tutok talaga sa sana ang aking dito si John. May mga ano din dito. Feelings. Ito guys, mayroon din akong mother of million na old colored shower cages. Ayan guys, ang dami na akong ganyan mga turtle vines. Ano, parang damo na din dito sa aking garden guys yung mga turtle vines. Ayan. Kung sinong may gusto, punta lang dito. Ang dami kong binunot dito na hindi ko pa natatanim ito. Oh. Yung mga yan, oh, binunot ko, tinatong ko na lang dyan sa isang malaking kaso. Ayan, hindi ko pa naitanim yan. Madali lang kasi magparami ng ganyan. Ayan guys. Hanggang yan na muna guys ang aking update. Thanks for watching again. Hanggang sa muli. God bless and stay safe always. Bye bye.